Gabi noon at umuulan pa. Dito ka na lang anak. Samahan mo ang nanay mo. Leopoldo, pre, dito na rin lang muna kayo ng asawa mo. Bantayan mo siya. Ako nang bahala sa mga animal sa labas. Bigkas ni Igme. Sabay kasa ng isa niyang barela at hugot ng isa pa niyang dibola. Sabay suot niya ng kapa ng kanyang ama. At bago siya lumabas noon sa kanilang pinto, ay nagliwanag na ang tatlong pangkumbating medalyon nito, Santo Benito, Santo Miguel, at Santo Cristo. At sa pagtalo nito mula sa pintuan, mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Ganito kasi ang nangyari. Bago ang gabi ng ating intro na kaganapan, bumalik tayo ng dalawang araw mula sa nakaraan. Dahil sa mga panahong to mga kabagis, ay may sarili ng pamilya si Igme. At meron na rin itong isang anak na lalaki na ang palayaw ay Piping. At nasa 9 taong gulang na ito. Ibig sabihin, ay matagal ng panahon mula nung nakipagdigma si Igme sa lahi ng mga burang na siyang pumatay sa kanyang ama at sa kaibigan ng kanyang ama na naging kanyang guro sa tagong karunungan. Pero kahit pa sa pagtagal ng panahon, ay hindi naging kagaya ni Tornado ang anak nitong si Igme pagdating sa pagpapamilya. Dahil sa kahit na nagkapamilya na ito, ay hindi niya iniwan ang kanyang karunungan o mga tangan na kanyang minana pa at natutunan na rin sa matandang si Baltasar. Obvious naman sa unang pahapyaw pa lang ng kwento sa intro mga kabagis. Kaya nga't ng isang araw, habang naninirador ng ibon itong anak ni Igme na si Piping, ay nanalsik ang bato na bala ng kanyang tirador sa pagtama nito sa isang sanga ng puno. At sa di sinasadyang pagkakataon ay tumama yun sa noo ng isa ring bata na ang pangalan naman ay Bitot na anak ni Leopoldo at mas matanda yun ng 2 taon kay Piping. Sa gilid lang naman ng daan sa bukid yun nangyari. Alam nyo yung mga punong nadaraanan sa bukid na nakatanim sa gilid-gilid ng daan. Ganon. Aray! Aray ko! Tay! Tay! Tay, may tumirador sa akin! Iyak ni Bitot. Dahil sa pagtalsik sa kanya ng balang bato na tirador ni Piping. Sa pag-iyak noon ni Bitot, ay nangamba si Piping nang makita niyang umiyak yun na di naman kalayuan sa kinatatayuan niya mula sa gilid ng daan ng bukid. Ang akala noon ni Piping ay tinamaan niya yun sa mata. Dali-dali namang tumakbo noon si Leopoldo para alamin nga kung anong iniiyak-iyak ng kanyang anak rin na lalaki. Nagpapatubig kasi ito ng kanilang pananim nang makalapit ito sa kanya. Anong anak ng muntik na sa mata mo ah? Hoy, bata! Halika nga dito! Sigaw ni Leopoldo kay Piping. Doon naman ay kahit halos maihina si Piping sa pagtawag sa kanya nung ama nung tinamaan ng bala ng tirador niya, kahit nangangatog ito sa takot at nerbiyos. Alam nyo na yung tipo ng bata kapag napapagalitan ng matanda. Ganon yung pakiramdam ni Piping noon. Pero lumapit pa rin ito dahil alam naman niyang kasalanan niya. Pero di naman sinasadya. Tumalsik nga lang yung bato, di ba? Tay! Tatay! Tinirador ko! Tinirador niya ako! Sumbong ni Bitot sa pangit nitong pag-iyak. Peste! Peste kang bata ka! Sino bang tatay mo? Sigme! Ba't ka nanakit ng kapwa mo, ha? Tanong ni Leopoldo na galit sa bata. Dahil nga sa nakita naman ni Piping nung malapitan niya na si Bitot. Buti na lang ay hindi pala sa mata ang tama niya, kundi nagkaroon ng bukol si Bitot sa kanyang noo. Sinubukan namang magpaliwanag ni Piping kay Leopoldo. Eh, manong, tiyo, hindi ko po siya tinirador.
Tumalsik lang po yung bato galing dun sa, oh, sa sanga. Paliwanag niya sabay turo pa sa sanga. Parang sinasabi mong nagsisinungaling pa ang anak ko, ha? Salita ni Leopoldo. Sabay pag-amba nito ng pananakit kay Pipeng. At sabay sabi niya ng, sinungaling kang bata ka, ha? Sinong tatay mo, ha? Sigme! Ako. Ako ang tatay niya. Salita ng isa namang lalaki bago pa man masaktan ni Mang Leopoldo si Pipinga. Pre, huwag mong pagbuhatan ng kamay ang bata. Bata lang yan eh. Ano bang naging problema? Muling salita nun at sabay lapit sa mag-ama at kay Piping na rin. At yun ay walang iba kundi si Igme. Ha! Ikaw pala, Igme. Pagsabihan mo ngayong anak mong sinungaling. Siya na nga tong may kasalanan sa anak ko. Siya pa yung may ganang gawing sinungaling ang anak ko. Bigkas ni Leopoldo na mataas pa rin ang boses. Pero si Igme ay kalmado lang naman noon. At hindi nagpapasakop sa galit sa kanyang sarili. Dahil ayaw niya nga ng gulo. Totoo ba yon, Pipeng? Ano bang nangyari, anak? Tanong nito kay Pipeng. Nagpaliwanag naman ulit noon si Pipeng sa kanya. Ngunit di pa man natatapos ay bigla nang sumingit sa pagsasalita itong si Leopoldo. At sinabing, sinungaling! Sinungaling niyang anak mo! Yan na nga yung ebidensya, oh! Tingnan mo, ang laki ng bukol ng anak ko! Buti na lang at hindi tumama sa mata niya ang bato! Dahil kung hindi, pag nabulag ang anak ko, bubulagin ko din ang anak mo! Mainit na ulong komento ni Leopoldo. Aba, wag naman ganyan, pre. Sinabi naman ng anak ko na di niya sinasadya, di ba? Tsaka, Pipeng, humingi ka na lang ng tawad. Salita pa ni Igme sa anak. Woo! Wala! Walang pasensya dito! Kung gusto mo, tayo na lang magsuntukan, ha? Salita ni Leopoldo, sabay suntok niya kay Igme. Agad namang nailagan yun ni Igme na parang wala lang. Kaya muntik nang napasubsob noon si Leopoldo sa putikan. Pero pagbaling niya ulit kay Igme, sumuntok ulit ito. At nailagan ulit yun ni Igme. At doon ay napadamba sa putikan sa gilid ng pinapatubigan nitong palay si Leopoldo. At sa muling pagbango niya ay may hawak na yung putik. At dahil sa inis niya na hindi niya matamaan si Igme sa mga pinakakawalan nitong suntok, iwinisik ni Leopoldo ang putik sa kanyang kamay sa mga mata ni Igme. Kaya naman napuwing noon si Igme. At pagkusot niya ng kanyang mata, bago pa niya maimulat yun, tinamaan si Igme ng suntok ni Leopoldo at natumba rin si Igme sa putikana. Sabay sundan noon ng tadyak ni Leopoldo ng mga ilang beses pa. Ngunit kahit medyo nakamulat na rin noon si Igme, ay di pa rin yun lumalaban at di gumagante. Sige! Sige tay! Bugbugin mo yan! Bugbugin mo yan! Sigaw pa ng anak ni Leopoldo. Tay! Tay! Lumabang ka! Sigaw naman ni Pipeng kasi kita niyang parang ayaw lumaban ni Igme. Tay! Tay! Sigaw pa rin ni Pipeng habang tinatadyakan noon si Igme ni Leopoldo. Nang biglang sa wala namang ginagawa si Igme, tumalsik na lang bigla si Leopoldo. Isang bagay na ipinagtaka naman ng dalawang bata. Dahil nasa 5 metro ang tinalsikan noon mula sa kinauupuan noon ni Igme na putik habang tinatadyakan nga siya noon. At sa pagbangon naman ni Leopoldo sa kanyang pagkatalsik, anak! Anak! Halika na! Salita pa nito na parabang binalot na lang ng takot ang katauhan noon. Habang kitang-kita naman ng dalawang bata na wala namang ginawa si Igme. Tanging pagsalaglang ang ginawa nito sa mga suntok at tadyak ni Leopoldo. At doon nga ay nang makalayo na ang mag-amang si Bitot at Leopoldo. Hay, kawawa naman ang nanay mo sa paglalaman ng damit nito. Tara na anak. Bigkas ni Igme na parang wala lang, sabay tayo nito. Ngunit sa mga oras na yun,
ay di na siya kinibo ni Pipinga nang makaahon na sila sa daan. At naglalakad na sila papauwi habang may pasan pa noon si Igme na malaking bungkos ng damo at putik-putik din ang buo niyang katawan. Sumasabay lang naman noon si Piping sa kanyang paglalakad. Ngunit pansin niya nga di nagsasalita ang kanyang anak. Nak, may problema ba? Natatakot ka pa rin ba sa nangyari? Huwag kang mag-alala, nangyayari talagang aksidente. Tanong ni Igme sabay bilin kay Piping. Pero hindi nun sumasagot ang bata. Nahawak-hawak ang kanyang tiradora. Nakayuko ito na parang nagtatampo. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay malapit na sila noon sa kanilang bahay. Siya nga pala mga kabagis, ang naging bahay nila Igme mula nung nagkapamilya na ito. At nung bumukod na siya sa isang kapatid niya at sa ina niya, ay ang kubong bukid nila na ginawa rin nila noon ng kanyang ama. Binago niya na lamang ito, pinalaki, pinatibay at pinaganda ng konti. At habang malapit na nga sila sa kanilang bahay na naglalakad, doon ay biglang binasag ni Piping ang kanyang katahimikan. Tay, bakit di po kayo lumaban? Bakit di nyo nilabanan si Mang Leopoldo? Duwag ka ba, Tay? Ha? Hindi anak, kasi... Duwag ka? Duwag ka, Tay? Ayoko ng duwag. Paglaki ko. Paglaki ko, hindi ako magiging duwag. Ayokong maging kagaya mo. Salita ng bata na halos tumulo na ang luha niya nang dahil sa ginumun na ito ng emosyon niya. Yun pala. Yun pala ang dinadamdam ni Piping. Sa tingin niya pala ay naging duwag ang kanyang ama sa nangyari. Di nun agad nakapagsalita si Igme at dinasagot ang kanyang anak. Pero nung magpapaliwanag pa dapat siya, alam mo kasi anak, ganito. Hindi! Hindi, Tay! Duwag ka! Duwag ka! Pasigaw na salita nung bata at tumakbo na ito papunta sa kanilang bahay. Kaya't di na nun natapos makapagpaliwanag si Igme sa kanyang anak. Nais sanang disiplinahin ni Igme noon ang kanyang anak. Kaso, nakita niyang tumakbo ito sa kanyang ina. Eh alam naman kasi ni Igme na ipagtatanggol naman ng asawa niya ang anak nila sa kanya. Kaya nga't di na pagbubuhatan ng kamay noon ni Igme si Piping mula nang nagkaisip pa ito. At doon nga ay pinagkibit-balikat na lamang yon ni Igme. Dahil alam niyang kahit ipaliwanag pa niya sa anak niya kung ano ang ginawa niya o sa hindi nga niya paglaban, ay hindi rin naman maiintindihan yon ni Piping dahil sa mura pa nitong kaisipan sa mga bagay-bagay. Pero sabi nga nila, ang kilos o gawa ay mas matibay na katunayan kaysa sa salita lamang. At doon ay dumaan ang araw na yun at nagkulong noon sa silid nito si Piping. Dahil siguro sa tampo nito sa kanyang ama. Naiintindihan naman yun ni Igme. Dahil bilang isang ama sa anak na lalaki, ay dapat na maging ehemplo siya dito ng katapangan at kalakasan. Baliktad kasi yung nakita ng bata. Para kasing naapilang sila nung araw na yun at di man lang nagawang ipagtanggol siya ng kanyang ama. Ngunit lingid sa kaalaman ni Piping na hindi lang talaga pinatulan nyo ng kanyang ama para sa pagpapakumbaba. Isa pa, ordinaryong tao lang naman si Leopoldo. At kapag ginamit ni Igme ang nalalaman nito sa kumbating pisikal, ay tiyak na baka patay na si Leopoldo. Ibig sabihin, ayaw lang talaga makapanakit ni Igme ng ordinaryong tao. Dahil ang nalalaman at tangan niyang karunungan ay para lamang sa mga lalang na kalaban ng kabutihan o mga hindi ordinaryong tao. Sa madaling sabi, tangan niya ang mga bagay na yun para ipagtanggol ang mahihina at hindi para apihin. Di kumain ng gabing yon si Piping. Huwag mo nang pilitin, Glo, kung ayaw niya.
Bukas na lang, mag-uusap kami ng anak mo. Bigkas ni Igme. Ngunit hanggang sa kinaumagahan sa maghapong iyon, ay di nakausap ni Igme ang kanyang nag-iisang anak dahil sa parang pag-iwas nito sa kanya. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Nang kakausapin na sana ni Igme si Piping dahil sumabay na ito sa hapunan. Tulong! Tulong! Sigaw ng isang lalaki mula sa di kalayuan. Parang boses yun ni Leopoldo. Agad na napatayo nun si Igme sa harap ng hapagkainan. Sabay tungo niya sa harap nilang pintuan. At nung sipatin niya kung sino yung sumisigaw sa di kalayuan, kahit na malakas naman ang ulan noon, ay naaninag naman niya kung sino nga ito. Si Leopoldo nga. Tumatakbo papunta sa kanilang bahay at buhat-buhat nito ang buntis nitong asawa. Agad na lumabas nun si Igme sa kanilang tahanan at sinalubong si Leopoldo. Pre! Pre! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Salita nun na halos mangiyak-ngiyak na. Bakit? Anong nangyari? Yung anak mo? Si Bitot? Nasaan? Tanong ni Igme sa pagsalubong nito. Hindi, wala na ata yung anak ko eh. Si Bitot? Igme, baka pinatay na siya. Pinatay na ng aswang. Sagot ni Mang Leopoldo. Ano? Aswang? Oo, Igme, mga aswang. Totoo palang mga halimaw na nila lang na yun. Balak nilang kunin ang asawa ko, pati ang pinagbubuntis nito. Tapos maya-maya Mamaya na. Pigil ni Igme sa pagpapaliwanag na maemosyonal ni Leopoldo. Halina kayo, halin muna kayo sa bahay. Aya ni Igme na nag-aalala na rin. At bago pa makapasok nun sa kanilang bahay sina Igme kasama si Leopoldo at ang buntis nitong asawa, may bigla na lang umalulong na parang aso sa di kalayuan sa kabukiran. Nauna na noon na umakyat si Leopoldo sa bahay nila Igme. Sa pagsalubong panganiglo ay inalalayan pa nga niya ang asawa ni Leopoldo. At habang nangyayari yun, lumingon noon si Igme sa buong kapaligiran ng kabukiran dahil sa narinig niyang alulong. At nang masipat niya ang bandarona, nakita niya ang mga malaasong nilalang na naglalakad na parang ang tungo ay ang kanilang tahanan. Marahang naglalakad ang mga yun na parabang sinisipat nila ang tahanan nila Igme. Anong mga to? Gabunan? Bulong pa ni Igme sa kanyang sarili. Pagkatapos ay pumasok na ito sa kanilang bahay. Blo, isara mo lahat ng bintana. Yung pinto sa kusina, sarado na ba? Salita ni Igme na nag-aapura. Oo, naisara ko na. Tugon naman ng asawa nitong siglo. Doon ay wala nang sabi-sabi pa, ay pumasok sa silid nilang mag-asawa si Igme. Sabay yuko nito sa tapat ng papag na tulugan nila. At hatak ng kanyang baul. Pagbukas noon, sa ilang minuto lamang ay paglabas ni Igme sa kanilang silid. Tay, ano pong nangyayari? Salubong ni Pipeng ng pagtatanong. Ngunit, dito ka na lang anak. Samahan mo ang nanay mo. Leopoldo, dito na rin lang muna kayo ng asawa mo. Bantayan mo siya. Ako na ang bahala sa mga animal sa labas. Bigkas ni Igme. Sabay kasa ng isa niyang barel at hugot ng isa pa niyang dibola, sabay suot niya ng kapa ng kanyang ama. At bago siya lumabas noon sa kanilang pinto, ay nagliwanag na ang tatlong pangkumbating medalyon nito, Santo Benito, Santo Miguel, at Santo Cristo. At sa pagtalon nito mula sa pintuan, parang kidlat na liwanag na umatake si Igme sa mga aswang. Nakita yun ni Pipeng at nakanga na lang ito
dahil sa nasaksihan niya. Dahil sa parang naging korting taong liwanag ang kanyang ama sa paglabas nito upang harapin ang mga nilalang na humahabol kina Leopoldo. Naiwang nakatanga si Piping noon kasama si Leopoldo sa loob ng bahay. Dahil sa parehas nilang nasaksihan ang ginawa ni Igme, ngayon lang sila nakakita ng ganun. Isang tao na binalot ng liwanag ng tangan nitong mga medalyona. Samantalang sa labas naman tayo ng bahay nila Igme, sa kasalukuyan nakaganapan sa matinding buhos din ng ulan. Tumba ulit ng isa pang aswang sa itsura nitong malaaso at nakatindig na parang mga tao. Sandali! Sigaw ng isa sa mga aswang. Doon ay pansamantalang natigil noon ang lahat ng nasa palibot ni Igme at napaatras upang tansyahin ang kanilang mga kilos, sapagkat minuto lang sa labas si Igme sa kanilang bahay ay lima na agad ang tumumba sa mga yun. Sino ka ba? At bakit ka na pa rito? Ha? Ang titigas naman talaga ng mga pagmumukha nyo. Para ako ay tanungin nyo ng ganyan. Nandito kayo sa bakuran ko. Kayo ang dapat kong tanungin. Ba't kayo na pa rito at nag-aasik ng lagim sa matahimik na pamumuhay namin dito? Lumayas na kayo. Dahil hindi pa ubos ang bala ko. At titiyakin kong titimbuang kayong lahat dito. Oras na ipagpilitan nyo ang nais nyo. Salita ni Igme sa mga to, sabay liwanag ng kanyang tatlong pangkumbating medalyon sa kanyang leeg. At nasisilaw din ng bahagya nun ang mga nilalang. Alis! Umalis na tayo! Umalis na tayo! Di biro ang isang to! Salita ng isa sa mga yun. Nang masabi yun ng nilalang, marahan nang ang umaatras ang mga ito. Dahil sa tansya nila nga, di nila kaya si Igme bilang isang antingero. Hanggang sa mabilisan na silang kumilos, ngunit nung habang papatalikod na ang isa sa mga yun at patakbo na, biglang lumitaw si Igme sa harapan nito, sabay tutok ng isa niyang pistola. Sabay sabi niya ng, "Sandali, may naaalala lang ako. Nasaan ang bata?" Tanong ni Igme. Anong bata? Anong bata sinasabi mo? Tugon naman ng aswang. Huwag niyo na akong paikutin. Alam ko na alam niyo ang sinasabi ko. Kaya nga kayo naparito eh. Dahil sa hinahabol niyo. Yung anak nung hinahabol yung pamilya ang sinasabi ko. Gawin mo na ang lahat. Gawin mo na. Kahit na barilin mo na ako sa bumbunan ko ngayon. Hindi ba? Putok ng baril na Igme sa noon ng nilalang, kasabay ng marahan na pagkatumba nito. At bago ito dumapo sa lupa, kagaya ng mga naunang binaril na Igme ng nilalang, ay nagliyab iyon na parang may gaas sa buo nitong katawan. Sabay sabi niya nang, "Kung di kayo sasagot ng matino at walang sasagot ng maayos, ay wala na rin makakaalis sa inyo dito." Ano? Salita nung isang aswang. Takbo! Takbo mga kasama! Salita ng isang aswang sa kanyang mga natitirang mga kalahi. Ngunit sa pagsisipulasan ng mga yun, ay agad na umaksyon naman si Igme sa paghabol isa-isa doon. Habang, "Anak! Anak! Dito ka lang!" Sabi naman ni Glo sa loob ng kanilang bahay, dahil bigla na lang tumakbo si Piping papalabas ng kanilang bahay dahil sa kagustuhan nitong makitang makipaglaban ang kanyang ama. Mas maigting kasi ang curiosidad sa kanyang damdamin na makita ang kanyang amang makipaglaban kesa sa takot na kanyang nararamdaman. Nakalabas noon si Piping sa kanilang bahay habang hinahabol naman siya ng kanyang ina. "Anak! Anak!" sigaw ni Glo. Habang sa mga sandali naman ng kaganapan na yun,
iniisa-isa na ni Igme ang mga aswang na papatakas dahil halos naghiwa-hiwalay na ang mga ito ng daan dahil sa takot na maabutan sila ni Igmeradora. At dito ay sakada masasakote ni Igme. Bunganga ng baril ni Igme ang kanilang kinakaharap. At sa huli ay ang kamatayan. At dahil sa walang nagsasabi sa mga aswang na yun kung nasaan si Bitot, ay pinili na lang ni Igme na patayin ang karamihan sa mga yun at magtira ng iilan. Habulan, habulan ang nangyari sa kabukiran. Parang nananalsik naman na isang korting liwanag na tao nun si Igme sa pag-isa-isa nitong paghabol sa bawat isa sa mga yun hanggang sa Itay! Itay! Natigil nun si Igme dahil sa sigaw ng boses ni Piping na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kaya naman, agad na tinungo ni Igme ang boses kung nasaan ang kanyang anak. At nang makarating siya doon, itigil mo. Itigil mo ang paghabol sa mga kasama ko. Kundi, mamamatay ang batang to. Salita ng isang malaasong nilalang habang buhat ang kwelyo ni Piping sa likod at nakaangat ito sa lupa. Bitbit si Piping nung nilalang sa kaliwa niyang kamay habang nakatutok sa liig nito ang malapunyal na kukuno ng kanan niyang kamay habang binabantaan nga si Igme. Igme! Igme, ang anak mo! Salita ni Glo habang paparating na hingal na hingal. Anak mo pala ito. Mabuti na lang. Tamang napulot kong panangga. Toy! 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 Salita naman ni Piping habang nakalambitin sa kanyang damit. Bitawan mo nga nako at baka sakaling maawa pa ako sa'yo. Salita ni Igme na hindi mo makikitaan ng pangamba sa kanyang mga mata habang tinititigan nito ang nilalang na may hawak sa kanyang anak. Hindi. Hindi mo ata naiintindihan. Ako ang magbibigay ng kondisyon dito at hindi ikaw. Pwera na lang kung wala kang pakialam sa pagkamatay ng anak mo. Salita ng nilalang na hindi na rin natapos dahil binaril na yon ni Igme sa kanyang noo. At sa bilis ng pangyayari, isang korting tao na lang na liwanag ang sumalo kay Piping bago pa ito dumapo sa lupa. At nang natanggal na ang liwanag na yon na bumalik sa mga medalyon. Tatay! Bigkas ng bata dahil yon ay ang kanyang ama. Kala siguro ng nilalang na to, mas mabilis ang pagtarak ng mga kuko niya kaysa sa bala ng baril ko. Salita niya sa natutupok ng apoy na katawan nung nilalang. Ayos ka lang, anak. Dagdag pa ni Igme. Anak! Anak! Salita naman ni Glo habang papalabit na kina Igme noon. At sa naging kaganapan nga na ito, sa kauna-unahang pagkakataon ay nasaksihan ni Piping kung papaano lumaban ang kanyang ama sa mga aswang o kung ano ang tunay na katauhan ng kanyang amang si Igmeradora. At dito na naimulat ang bata na ang kanyang ama ay isa palang magiting na antingero, hindi duwag na kagaya ng una niyang pagkakaakala. Hindi na rin hinabol noon ni Igme ang iba sa mga aswang na yun. Dahil wala rin naman siyang mapigas sa mga ito kung ano nga ang nangyari kay Bitot. Pero malakas ang kutob noon ni Igme na hindi kinuha ng mga aswang na yun ang bata para patayin lamang. Dahil nga mga gabunan ang mga nakainkwentro niya at naglalaro sa isip niya noon kung bakit ayaw sabihin ng mga aswang
kung pinatay nila o kinuha ba nila ng buhay ang bata. At doon ay malakas ang kutob ni Igme na buhay pa si Bitot. Kaya naman nang makabalik na sila sa kanilang bahay, habang nandoon pa si Leopoldo at ang asawa nitong Buntis, ay kinausap ni Igme si Leopoldo. Baka kasi may alam na lihim si Leopoldo patungkol sa kanyang pamilya at kung bakit pinag-iintresan ng mga aswang ang pamilya nito. Anak, Piping, doon na muna kayo sa silid ng iyong ina at mag-uusap lang kami ni Manong Leopoldo mo. Bilin ni Igme. Sumama na rin noon ang asawa ni Leopoldo na Buntis sa mag-ina. At sa saktong pagtila ng ulan sa labas, ay siya namang pagtatanong ni Igme kay Leopoldo. Sa pangkalahatang nalalaman nito sa kanyang angkan o pamilya na kung bakit sinugod sila ng mga gabunang aswang. Sa pag-uusap ng dalawa, nung una ay maraming pasikot-sikot si Leopoldo kay Igme na parang may mga bagay ito na dinais maisiwalat sa buhay niya. Isang bagay na nahalata naman ni Igme dito. Hanggang sa napaamin din ni Igme si Leopoldo at eto nga ang sinabi niya. Bale, pre, una sa lahat, sana ay patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyong kasalanan ng nakarang araw. Sa maniwala ka't hindi, parang lulubog na ako sa kahihiyan habang nandito kami sa bahay niyo ngayon. Mantakin mo bang matapos ng nagawa ko sa iyo? Ikaw pa pala ang tutulong sa akin sa uli. Pakiusap ni Leopoldo sa kanyang paghingi ng tawad kay Igme. Ah? Yun ba? Wala yun. Ikaw naman eh. Iilan na nga lang tayong nakatira sa kabukiran na to. Hindi pa ba naman tayo magtutulungan? Tsaka, huwag mo nang isipin ang tulong na nagawa ko ngayon. Normal lang naman ang tumulong sa kapwa pagdating ng kagipitan, di ba? Lalo na't buhay ang nakataya. Kalimutan mo na yung nangyari sa mga anak natin. Away bata lang naman yun eh. Tugon naman ni Igme na walang halong kaplastikan sa kanyang pananalita. Salamat, parang Igme. Paano ko ba sisimulan? Ang kahilingan ko lang sana sa'yo, pre. Sa lahat ng malalaman mo ngayon sa akin, ay atin-atin na lang. Kasi ayaw kong masiwalat ang lahat ng to sa mga tao. Oo naman. Huwag kang magalala, pre. Kung anong masisiwalat sa bahay na to, ay maiiwan na lang sa tahanan na ito. Tugon ni Igme sa pakiusap ni Leopoldo. Nang parang nakabuelo na si Leopoldo upang sabihin kay Igme ang mga bagay-bagay. Alam mo kasi, Igme, ang totoo niyan, hindi ko anak si Bitot. Ano? Gulat na wika ni Igme sa diretsyang sabi ni Leopoldo. Pero, paanong... Si Bitot ay anak ng isang aswang, ayon sa asawa ko. Ano? Anak ng aswang? Pero... Reaksyon ni Igme na naputol ulit dahil pinakinggan na lang niya si Leopoldo. Buntis na noon ang asawa ko, Igme, nung siya ay itinanan ko. Oo, kinuha ko mula sa kanyang pamilya. Umpisa ng mahabang paliwanag ni Leopoldo. Kasabay ng malungkot nitong tinig at mangilid-ngilid na mga luha sa kanyang mga mata. Ang totoo niya, Igme, parang ninakaw ko lang kasi si Berna, ang asawa ko, sa mga magulang niya, pati dun sa mapapangasawa niya. Dahil na rin sa pagmamahalan naming dalawa siguro. Sa maling panahon at pagkakataon, matagal ko ng nobya si Berna. Mula pa nung nasa sekundarya pa lamang kami na nag-aaral. Pangako namin sa isa't isa noon na kami ang magiging mag-asawa balang araw pag kami ay nakatapos. Ngunit hindi ko alam na itinakda na pala ng mga magulang ni Bernang kapalaran nito
Pero hindi naman sa wala akong nalalaman, Igme, sa katauhan ng pamilya ni Berna. Ngunit naging hipokrito ako, Igme. Sabi nila, may pag-ibig sa unang tingin. Pero sabi naman ng iba ay may bulag na pag-ibig. Nakakatawang mga salaway kain, di ba? Mga bigkas ni Leopoldo sa kanyang bibig na may kasamang tawa ngunit lumuluha. Sabay tuloy nito ng pagkukwento at tumayo na siya. Sabay hakbang ng konti at bukas ng pintuan nila Igme at sandal sa hamba nito at tingin sa labas na nakatingin sa malayo sa karimlan ng kabukiran. Igme, nakakatawa lang pre. Dahil minahal ko na si Berna nung unang tingin pa lang. Love at first sight, sabi nga nila sa Ingles. Kaso, yung paningin na yon ay nabulag din dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ba nakakatawa? Tugon na lang ni Igme ng konti. Dahil ramdam niya ang lungkot ng kwento ni Leopoldo bilang isang lalaki. Nasabi sa akin ni Berna noon, bago pa kami magtapos ng sekundarya sa pag-aaral, na ipinagkakasundo na raw siya sa isa ring pamilya, sa anak ng pamilyang yon, upang ipangasawa. May kayang pamilyang yon, Igme, at kilala sa amin. Ngunit may mga balibalitang lahi ng mga aswang ang mga ito. Kagaya rin ng balibalitang lahi rin ng aswang sina Berna. Nasa damdamin ko noon ang kumilos at gumawa ng hakbang para hindi maagaw sa akin si Berna. Ngunit inunahan ako ng karuwagan ko at pinagkibit-balikat ko na lang ang lahat ng mga nangyayari. Dahil sino ba naman ako? Sino ba naman ako? At ang pamilya namin, isang hamak lang akong maglulupa. Sa madaling sabi ay hinayaan ko na lang na mangyari ang dapat na mangyari kay Berna noong araw. At wala akong magawa hanggang sa ipapakasal na nga nun si Berna sa lalaking yon, si Arbinal, ang tagapagmana ng liderato ng kanyang ama. Mga lahi sila ng mga gabunan, Igme. Mataas daw na uri ng aswang ang mga yon. Ngunit bago nun mangyari ang magaganap na piging, ay nagbalak na tumakas si Berna sa kamay ng kanyang mga magulang at ng pamilya ni Arbinal. Wala ako nun, Igme. Wala ako nun para tulungan si Berna. Kaya naman hindi naging matagumpay ang pagtakas ni Berna mula sa mga yon. Nahuli noon ang asawa ko. At doon ay ikinulong na lang siya sa isang silid ng mga nilalang na yon. At sa pilitang kinuhang pagkababae ni Berna, hinalay siya, Igme. Hinalay siya ng paulit-ulit ni Arbinal hanggang sa umabot na nga ang araw ng kanilang kasal. At nabalitaan ko na rin ang kahalayang ginawa kay Berna ni Arbinal. Pero siguro dala na rin noon ng galit sa nabalitaan ko yun, ay doon pa lang ako nagkaroon ng tapang para itakas si Berna. Hindi na lang siguro dahil sa pagmamahal ko sa kanya, kundi para na rin sa kahayupang magagawa pa sa kanya ni Arbinal pag hinayaan ko siya sa piling nila. Dahil iniisip ko pa lang noon, magiging impyerno na ang buhay ni Berna oras na wala akong gawing hakbang. Sa makatuwid ay naitakas ko nga si Berna, Igme. Halos namatay na kami ng gabing yun sa pagtakas sa pamilya ni Berna at ng pamilya ni Arbinal. Ngunit laking pasasalamat ko na lang sa Diyos na nakatakas din kami. At doon na nga ay nagpakalayo-layo na kami ni Berna sa bayang iyon na pinanggalingan namin at nagumpisa ng panibagong buhay. Alam ko na rin buntis na noon si Berna bago kami nung magsama. At tinanggap ko, Igme, si Bitot bilang akin ng anak.
at wala na akong pagsisisi pa sa desisyong ginawa ko bilang isang lalaki. Pero ngayong hinabol na kami ng nakaraan, anong gagawin ko, Igme? Pre, kung tamang hinala ko, kinuha nila si Bitot pero hindi pa nila yun pinatay. Sa ngayon, sa pagkakaalam ko. Sa huling sambit na yun ni Leopoldo, ay napatanong si Igme ng, anong ibig mong sabihin, pre? Doon ay bigla na lamang napahagalpak si Leopoldo sa sahig ng tahanan nila Igme, sabay iyak palalo. At sabi niya ng, Igme, Igme, napamahal na sa akin ang batang yun eh. Si Bitot, kahit hindi ako ang tunay niyang ama. At ngayon nakakita na ako ng tao na may kakayahan na puksayin ang mga demonyong yon. Hinihingi ko sanang tulong mo, Igme. Bawiin natin si Bitot. Bawiin natin. Eh, pre, kung sa tingin mo ay nasa tunay na ng pamilya niya si Bitot sa kanyang ama, aba eh, wala na tayong magagawa kung yun ang nais nila, di ba? Hindi. Hindi, Igme. Hindi mo alam kung gaano kahayop ang pamilya ni Arbinal. Hindi nila kinuha si Bitot para kanilang alagain o arugahin, dahil gagamitin nila ang buhay ni Bitot para mas lalong mapatagal ang buhay ng ama at ina ni Arbinal. May ritual ang demonyong pamilyang yon, at maski ang apo nila ay isa sakripisyo nila para lang sa kanilang kapakanan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Gagawing alay si Bitot ng sarili niyang mga kadugo? Oo, oo, Igme. Sa tingin mo ba kukunin ko pang batang yon? Kung alam ko namang nasa tamang pag-aaruga siya. Gagamitin nila si Bitot para humaba ang buhay ng mga magulang ni Arbinal. Daang taon na ang mga demonyong yun, Igme, na nabubuhay. Doon ay napatayo si Igme sa kanyang kinauupuan sa mga nalaman niya. Naantigno ng kanyang damdamin sa mga sinabing sikreto sa kanya ni Leopoldo. Napalingon noon sa silid si Igme kung saan naroon ang kanyang asawa, si Pipeng, at ang asawa ni Leopoldo. At doon ay naririnig niya ang halos pigil na pag-iyak ng asawa naman ni Leopoldo. Dahil alam ni Igme na nakikinig din ito sa usapan nila. At doon ay wala nang oo pa na narinig kay Igme na salita. Bagkus ay, Glo, ihanda mong mga gamit ko, ha? Bakit? Tanong ng asawa ni Igme. Bibisitahin ko lang si Mang Tabyong bago ang lahat. Sambit ni Igme. Kinaumagahan niya, pagkatapos ng gabing yun, ay inihanda ni Igme ang kanyang kalabaw at kariton at ng kanyang mga gamit sa pagtungo kay Mang Tabyong. Pero kasama niya dito si Leopoldo. At si Berna naman na asawa ni Leopoldo ay pansamantalang maiiwan muna sa bahay nila Igme kasama ang asawa din nito. Oh, anak, malaki ka na. Ito, ikwintos mo to. Sabi pa noon ni Igme sa kanyang anak habang isinusuot ang kwintas na parang meron ding anib na nakalagay doon. Bantayan mong nanay mo. Gamitin mong tirador mo. Babalik din kami ng Tio Leopoldo mo. Opo, Tay. Mag-iingat po kayo. Salita ni Piping na nauwi mukhang masigla na at mukhang bati na sila ng kanyang ama. At sa pagpapaalam nga ni Igme at ni Leopoldo, ay tuluyan na rin silang umalis patungo nga kay Mang Tabyong, na kaibigan ni Igme. Naalala niyo si Mang Tabyong, yung happy tripper na mahilig sa barel. Habang lulan sila noon ng kariton, ay tahimik naman ang dalawa noon sa kanilang paglalakbay patungo sa bahay ni Mang Tabyong. At nang makarating na sila, Ho!
Ho! Ho! Sa pagbaba ni Igme sa harapan ng bahay ni Mang Tabiong, pati si Leopoldo, nakasarano ng bahay ni Mang Tabiong. Mang Tabiong! Tao po! Tao po! Mang Tabiong! Tao po! Sa makailang ulit na tawag ni Igme at katok sa bahay ni Mang Tabiong, wala namang sumasagot. Hanggang sa... Huwag kang gigilos! Kung ayaw mong samahin! Salita ng isang lalaki sa likod ni Leopoldo, habang parang may tumutok na isang bagay sa batok nito. Wala po akong kasalanan! Wala po akong kasalanan! Ninenervyos naman na tugon ni Leopoldo sa tao sa kanyang likuran. Anong wala? May kargada ka, alam ko. Ha? Wala. Wala ho akong kargada. Lalaki ka. Kaya may kargada ka. Alam ko yun. Ilabas mo ang kargada mo. Wala nga ho eh. Sagot ulit ni Leopoldo. Yung kargada mo sa harapan. Yung lawit mo. Ilabas mo. Ano? Sagot ni Leopoldo ng pagtataka. Dahil parang iba yung tinutukoy ng tao sa kanyang likod. Nang biglang, Mang Tabiong, tigilan mo yung kasama ko. Yan ka na naman eh. Salita ni Igme. Ito naman eh. Binibiro ko lang tong kasama mo. Si Mang Tabiong pala yun natatawa-tawa. At linuloko lang si Leopoldo. At yung parang baril na nakatutok sa likod ni Leopoldo ay daliri lang pala ni Mang Tabiong. Di ka pa rin talaga nagbabago, Mang Tabiong eh. San ka ba nang galing? Kanina pa ako katok ng katok dito. Ah? Namingwit lang ako sa ilog. Ito oh. Nakadali ako ng dalawa. Malalaki pa. Tamang-tamang pagdating nyo. Kaso, may dala ka bang alak? Ha? Oo naman, Mang Tabiong. Makakalimutan ko ba naman yun? Yun, kuha mo talagang hilig ko. Tarang sabay. Iawin ko na lang tong isda para mabilis. At dun nga ay ganun na lang ang pagkikitang muli ni Igme at ni Mang Tabiong. Inalabas ni Mang Tabiong maliit na mesa nun sa kanyang parang. At dun na ay nag-umpisang uminom ang mga ito. Patagay-tagay lang naman nun si Igme at Leopoldo. Dahil di naman talaga sila umiinom. Sinasabayan lang nila sa kwentuhan si Mang Tabiong. Hanggang sa medyo tamado na ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Kailangan mo na naman ng bala. Kaya naparito ka. Alam mo naman ang kondisyon ko dyan, Igme. Bigyan mo na lang ang konting ani mo pagka anian na. Oo. Anong problema doon, Manong? Yan oh, si Leopoldo pa. Bibigyan ka rin yan. Mabawi lang namin ang kanyang anak. Diba, Leopoldo? Uwi ka ni Igme. Oo. Kahit na dalawang kabang bigas pa, ibibigay ko, Manong. Tugon naman ni Leopoldo. Kung gano'n ang usapan, madali lang akong kausap. Bibigyan ko pa kayo ng ilang gamit. Huling tugon ni Mang Tabiong. Kaya pala pinili ni Igme na puntahan muna si Mang Tabiong dahil sa mga bala nito para sa kanyang barela. At doon ay nagkasundo naman sila. At ilang araw pa sila nung nanatili sa bahay ni Mang Tabiong upang ihanda ang mga bala ni Igme o orasyonan para sa kanilang misyong susuungin. At doon nagplano na rin ang kanilang gagawin base sa paglalarawan ng lugar ni Leopoldo na kanilang pupuntahan kung saan nga naninirahan ang pamilya ni Berna at Arbinal upang mabawi si Bitot. At sa makailang araw nga na panatili nila Igme sa lugar ni Mang Tabiong. Ano ba? Huwag ganyan! Nanginginig ka naman eh! Anong mangyayari pagka aswang na ang kaharap mo?
sermon ni Mang Tabiong kay Leopoldo habang tinuturuan niya ito kung paano bumarel. Hindi talaga ako sanay eh. Rason naman ni Leopoldo. Kaya nga nandito ako at sinasanay kita. Ang bobo naman nito. Salita naman ni Mang Tabiong na walang preno. Sige, hawakan mo ng maayos. Dagdag pa niya. Natatawa na lang naman noon si Igme na nanonood sa pinaggagawa ng dalawa. Hanggang sa pagdaan ng araw na yun. Kinaumagahan ay maaga nang umalis si na Igme papunta sa baryo kung saan sinasabi ni Leopoldo na matatagpuan ang lugar ng mga aswang na maaring kumuha nga kay Bitot. Naiwan naman noon si Mang Tabiong para sa kanilang plano. Mag-iingat kayo, ha? Mag-iingat kayo doon! Leopoldo, yung turo ko sa'yo ng pamamarel, ha? Ah, oho, Manong! Tugon ni Leopoldo kay Mang Tabiong habang papaalis na sila noon sa lugar nito. Nakangiti pa noon si Leopoldo sa kanilang pagpapaalam kay Mang Tabiong. Nagdaan ang mga oras nang sa kanilang paglalakbay ay nagpahinga muna sila sa lilim ng puno sa gilid noon ng daan upang makapagpahinga din ang kalabaw ni Igme. Bukod sa mga gamit na binigay ni Mang Tabiong at mga bala na natatakpan sa kariton ng tolda ay nagbaon din sila ng makakain para sa kanilang mahaba-habang paglalakbay. Dahil ayon kay Leopoldo, sa tanda niya, sa normal na lakad lang ng kalabaw, isama mo na pati yung pagpapahinga-pahinga nila sa daan ay aabutin sila ng 2 araw bago nila abutin ang bayan kung nasaan ang baryo na kanilang tutunguhin. Hanggang sa unang gabi ng kanilang pamamahinga sa kanilang mahabang biyahe, ginawa na lamang nilang silungan ng tuldang siyang tumatakip sa bala at ilang gamit na kanilang dala para sa kanilang misyon. Nagpasya sila noong ipasok ang kanilang kariton sa kakahuyan upang di naman sila mapansin ng mga taong dadaan-daan pa sa kanilang binabagtas na daan. Nung una ay matahimik naman ang lugar hanggang sa sumapit na ang 11:00 ng gabi. Hindi makatulog si Igme dahil sa napakalakas pala humilik ni Leopoldo pag natutulog. Ay, paano ko makakapagpahinga nito? Bigkas niya na medyo pabulong noon. Sabay pag-upo niya sa pagbangon. Tapos ay pinagmasdang maigi ni Igme ang buong paligid. Naaaninag naman niya kasi yun dahil nga sa nakapag-adjust naman na ang kanyang mga mata sa paligid at sa liwanag na rin ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng dahon ng kakahuyang iyon. Nang biglang humuni ang kalabaw ni Igme na parabang nabulabog din sa kanyang pamamahinga. Tumayo nun ang kalabaw. Nakita yun ni Igme. At dun ay tumayo din ng marahan si Igme sa tabi nung silong ng kariton. At sa tuldang ginawa nilang parang dingding nun ng magkabilaan. Marahan na binunot din ni Igme ang kanyang sinuko ang kahoy na patalim. Naaalala nyo sa unang yugto nito. Bago yun matapos, nung nakuha ni Igme ang sinukuhang kahoy na patalim ni Tatang Baltasar, hawak rin ni Igme ito at nanatiling buhay ang kasagraduhan nito para panglaban sa masasamang nilalang sa pangangalaga ni Igme. At habang nakatayo na nga siya na hawak ang patalim na kahoy, wala pa naman siyang nakikitang nilalang. Ngunit nakakaramdam si Igme ng presensya ng nilalang o mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Hindi niya matukoy, pero alam niyang nasa paligid lang yun. Kinalma ni Igme ang kanyang sarili. Sabay usal niya ng mga orasyon na pambakod sa kanyang katawan. Nagkarga na rin siya noon ng ilang orasyon pangkabal
hanggang sa pag-ihip ng marahang alimpuyo ng hangin. May biglang tumakbo na isang nilalang mula sa isang malaking puno. Sino ka? Hindi ka makakatakas sa akin. Sa bigkas na yun ni Igme sa kanyang isipan ay agad na nagliwanag ang tatlong pangkumbating medalyon nito. Sabay pukaw niya ng biglaan sa kanyang kinatatayuan at direktang hinabol ang tumakbong nilalang gamit ang bilis ng liwanag ng tatlong pangkumbating medalyon nito. Halos parang nananalsik na lamang naliwanag si Igme sa kakahuyan na yun. Ngunit habang ginagawa naman yun ni Igme, nagtaka naman ito. Dahil sa mga ilang segundo lang dapat ay naabutan na niya ang nilalang na yun gaya ng dati niyang ginagawa. Ngunit bakit ganun? Nakikita naman niya ang likuran ng kanyang hinahabol. Pero hanggang dun lang yun. Para bang nakakasabay ang nilalang na yun sa paghabol niya. Sa bilis ng pagkilos niya gamit ang tatlong pangkumbate niya. At may pagkakataon na maaabutan na dapat yun ni Igme. Pero nagiging sagabal ang mga kahoy sa paligid. Kaya naging pahirapan ang paghabol dito ni Igme. Usok. Umuusok ng itimang katawan ng nilalang na yun habang tumatakbo. Kitang-kita yun ni Igme habang hinahabol niya. Kabaliktaran sa liwanag na nakabalot sa kanya. Hanggang sa... Nahuli na yun ni Igme. Bumaliktad silang dalawa dahil sa puwersa ng bilis nila sa pagtakbo. Ngunit sa pagkatumba nila, sinipa agad si Igme nung nilalang sa kanilang pag-ikot sa lupa. Dahilan naman upang tumilapon si Igme. Ngunit kontrolado ni Igme ang galaw naman ng kanyang katawan. Kaya naman sa pag-ikot nito sa ere ay saktong pagdapo naman ng kanyang mga paa sa lupa. Dumausdos noon ang mga paa ni Igme ng bahagya dahil sa kanyang pagpreno sa kanyang pagtalsik kasabay ang pagharap niya sa nilalang na hinahabol niya. Napatigil din kasi iyon na nakaharap sa kanya. Mga ilang metro lang naman ang layo nila noon at parang may iniindang sugat yung nilalang sa kanyang paa. Kaya napatigil din ito. Akala mo ikaw lang ang nakatama. Salita ni Igme habang hawak ang patalim nitong kahoy. Hindi na malayan pala nung nilalang na sa kanyang pagsipa kay Igme ay siya na rin namang pagsugat ni Igme sa binti nito. Matalino ka. Pero biglang tumilapon si Igme dahil sa isang malakas na sapak na nagmula naman sa direksyon ng tagiliran niya. Agad na napatigil naman ni Igme ang kanyang sarili sa pagbanggasan nito sa isang malaking puno at naisandal pa niya ang kaliwa niyang kamay. At sabay pukol niya ng pagsipat sa nilalang na umatake bigla sa kanya. Usok. Maraming itim na usok doon ang nagtipon-tipon at nagkorting tao. Pero nang mabuo na ito, ay naging isa ng itim na maskuladong aso na parang sa katawan ng tao. At ganun din naman yung hinahabol niya kanina. Magkamuka sila. Hindi pa panahon, Igme. Tama nga sila. Marapat lang natawagin ka na takapagmana ng grupong Abong Pilak. Dahil sa kakayahan mo, kakaiba ang bilis mo, kagaya ng yung amang si Tornado. Ano? Kilala niyo ang aking ama? Tanong ni Igme sa nagsalitang nilalang na kanyang nasugatan sa paa. Sabay lapit ng isa pang nilalang dito na sumapak sa kanya. At uwikan nito ng... Mukhang matibay din ang kabal niya. Tumalsik lang siya sa pag-atake ko. Pero parang walang naidulot na pinsala ito sa kanya. Oh, tama nga sila. Hindi pwedeng... Biglang wala nang sabi-sabi pa.
pinutukan ni Igme ang isa doon, yung sumapak sa kanya, at tumimbang iyon sabay ng pagliyab nito. Patay na agad yun. Sabay wika niya ng, "Ang ayoko sa lahat, yung nakikipag-usap ako at hindi ako sinasagot. Ngayon, tama na ang mga pasikot-sikot mo nilalang. At wala na rin akong pake kung kilala mo ang ama ko. Anong kailangan nyo? Ba't naparito kayo? Bakit nyo ako sinusundan o pinagmamasiran?" Tanong niya. Sabay amba ng baril nito sa nilalang na di naman kalayuan sa kanya. Ngunit nakatitig lang ang nilalang na yun at hindi umiimik sa mga ilang segundo. "Hindi maaari. Patay na agad ang kasama ko sa isang iglap. Tama nga si Amang Alamid. Walang salita ang taong to pag kumilos. Hindi. Hindi namin akalain na ganito ang mangyayari sa pag-iispiya namin sa kanya. Kailangan ko nang makatakas ngayon." Bulong ng nilalang sa sarili niya na nagulantang sa ginawa ni Igminona. "Ano? Magsasalita ka ba?" Naiputok agad ni Igme ang kanyang baril dahil sa bigla din na kumilos ang nilalang para tumakas. Nakatakbo iyon. Ngunit hindi yun hahayaan ni Igme dahil gustong pumiga ng impormasyon dito ni Igme. Kaya naman hinabol niya ulit ito. Mabilis na kumilos iyon. Ngunit hindi pa rin yun linubayan ni Igme hanggang sa ilang minuto ng kanilang habulan ulit nang matanaw ni Igme ang isang itim din na usok na nagtitipon-tipon din sa gitna ng kakahuyan para yung korting bilog at parang dun din ang punta ng hinahabol niya. Mukhang portal. Isa yung portal. Maaring dun lulusot ang nilalang ngayon. Hindi ka makakatakas. Bulong ni Igme sa kanyang sarili habang hinahabol ang nilalang hanggang sa malapit na sila dun sa portal. Tumalon bigla ang nilalang sa ere at sa pagbagal ng ating mga imahinasyon. Biglang hinigop ng kumpulan ng itim na usok na yun ang nilalang na hinahabol ni Igme mula sa ere. "Pero pababaunan kita!" Sunod-sunod na putok ni Igme sa nilalang habang hinihigop ito ng itim na usok. Pagkatapos nun ay... Kasabay ng paglalaho ng itim na usok ay siya namang paglalaho na rin ng nilalang sa lugar. "Yan na lang ang iparating mo sa kung sino man ang amo mo." Bigkas na lang ni Igme. Sabay talikod na nito at balik na sa kanilang karitona. Habang naglalakad noon si Igme papunta sa kanilang karitona, dumako naman tayo sa kabilang bahagi ng kwento kung saan lumabas ang nilalang na hinigop ng itim na usok. Sa paglapag ng nilalang sa isang lumang sementeryo. "Amang! Amang!" Sigaw nito ng pagtawag. "Ambit! Ambit!" Salita ng isang nilalang kasabay ng pagdating nito. "Ang dami mong tama, Ambit! Ano nangyari?" Si Igme ang anak ni Tornado. Hindi namin alam na masasakotin niya kami ngayon. Ngayong gabi, sa aming matagal lang pag-iispiya sa kaya. "Papaano? Sabihin mo sa akin, nasan siya ngayon?" Tanong ng isang matandang dumating din. Amang Alamit. Papunta sila sa baryo ng mga Gabunan. Merong gagawin si Igme at ang kasama nito." "Ano? Saan? Saang lugar yun?" "Sa bayan ng Aguilar." "Sa bayan ng Aguilar?
Hindi na natapos noon magsalita ang nilalang. Dahil sa tuluyan na itong tinupok ng apoy, sumilab ang buo nitong katawan at namatay na. Magbabayad ka, Mirador! Magbabayad ka! Biglang pagwawala naman ni Amang Alameda dahil sa nangyari sa kanyang tauhan. Tagtad kasi ang bala noon ang nilalang pagdapo nito sa sityo Himlayan. Dahil ibig lang sabihin, sa kahit mahabang panahon na na pakikidigma ni Igme sa baryo noon ng Himlayan, ay hindi pa rin siya tinatantana ng mga nilalang doon. Pangunahin na dito si Amang Alameda. Aguilar, di kaya ang sinasabing lugar ng baryo ng mga gabunan ay sa mansyon? Humanta ka, Igme. Kayo na ikaw naman ang susurprisahin ko. Tawa nito na parang may binabalak kay Igmiradora. Bumalik naman tayo sa paglalakad ni Igme pabalik sa kanilang karitona. Ay, napakayimbing naman ng tulog nito. Salita niya, dahil sa tulog na tulog pa rin noon si Leopoldo. At napakalakas pa rin itong humilik. Sa dami ng nangyari ng gabing iyon, ay walang kamalay-malay ito. Ay, ano ba naman to? Komento na lang ni Igme sa kanyang sarili. At tuluyan na rin na mahinga sa higaan na ginawa nila. Pero napapaisip pa rin noon si Igme kung ano bang mangyayari sa kanilang misyong gaganapin o pupuntahan. At sa nangyari kanina lang, sino naman kaya ang mga nilalang na yun? Hindi alam ni Igme kung ano ba ang kailangan nila sa kanya. Alam ni Igme na siya lang ang pangunahing pinagmamasira ng mga nakita niya. Hindi kabilang doon si Leopoldo. Dahil di naman ginalaw si Leopoldo ng mga yun eh. Kahit na iniwan niyang humihilik na nakatulog ito doon sa silong nung likod ng karitona. At habang napapaisip noon si Igme sa mga bagay-bagay, ay napapaidlip-idlip na lang siya. Maiidlip ng konti, tas nagigising din. Ganun. Hanggang sa mag-umaga na nga. Ang sarap na tulog ko ah. Ang lamig. Ikaw ba, Igme? Ayos ba tulog mo? Tanong pa nito kay Igme noon habang nagpaparingas naman si Igme ng maliliit na sanga ng kahoy upang magpakulo ng tubig. Ayos lang naman. Naging parang radyo ko na yung hilik mo. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman mapigilan ang paghilik eh. Pag natutulog ako. Ayos lang yun. Ihanda mo na lang yung daing dyan. At mag-aalmusal na tayo bago tayo lumakad. Sige. Tugon ni Leopoldo. At sa umaga nga na yun, ay pinagsaluhan ng dalawa ang daing na isda na prinito na kanilang baon sa kanilang paglalakbay. Matapos nilang makapagpahinga ng konti, nung matapos ng kumain, agad nang tinanggal ni Igme ang kalabaw sa pagkakatali nito para muli nang ipako sa karitona. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay. Naging matiwasay naman ang kanilang naging biyahe noong araw na yun. Kahit patigil-tigil din sila para sa pamamahinga ng kalabaw ni Igme at pagpapainom din nila dito. Hanggang sa pagdaan naman ng mga oras ay inabot na nga sila ng gabi sa daan. Ngunit sabi naman ni Leopoldo, nasa bayan na nga sila noon ng Aguilar at malapit na sila sa baryong pinagmulan ni Leopoldo at ng asawa nitong si Berna. Muling nag-ayos ng tulugan nila noon ang dalawa. Ngayon naman ay nasa gilid na lang sila ng kabukiran, malapit sa kalsada, sa tabi ng isang puno ng akasya. Doon ay nakapagpahinga naman ang dalawa ng maayos. Kahit na si Igmino ay napapaisip pa rin ng malalim
dahil nga sa nangyari nung nakaraang gabi. Si Leopoldo ay wala pa rin namang alam noon sa mga nangyari kay Igme. Minabuting wag na rin sabihin niyo ni Igme kay Leopoldo upang di na rin madagdagan pa ang isipin nito. Para na rin nakatuon lang ang pansin nito sa pagliligtas kay Bitot. Lumipas ang gabing yun na ang huling narinig na lamang ni Igme ay ang hilik ni Leopoldo bago ito nakatulog. At sa pagbungad ng bagong umaga, maagang gumayak noon ang dalawa upang suungin na nga ang lugar na sinasabi ni Leopoldo na si Arbinal. Inihanda na noon ni Igme ang mga gamit nila. May dalang armalite noon si Igme. Tag-isa sila ni Leopoldo. At ilang mga magasin pa na puno ng mga naurasyonan ng bala. Ibig sabihin, ay handa na sila Igme sa labanan. O kung makikipagdigmaman sila sa pamilya ni Arvinal upang mabawi lamang ang batang si Bitot. Sakay ng kariton ni Igme na hatak ng kalabaw, ay tumuloy na nga sila ng umagang yun. Tahimik sila noon sa kanilang biyahe at seryoso dahil anumang oras pag narating nila ang lugar ng mga aswang ay hindi nila alam kung makakauwi pa nga sila ng buhay. Alam kasi ni Igme na hindi magiging madali yun. Pero sa dasal niyang, "Nasa iyong buhay ko, Ama. Ikaw at ikaw lamang ang makakabawi nito. Hindi ang mga nilalang ng kadiliman na aming kakaharapin. Patnubayan mo nawa kami sa aming misyon. Amen." Bulong ni Igme habang nasa ibabaw ito ng kalabaw, sabay tanda niya ng krus at halik sa kanyang medalyong Santo Cristo. At nang mga ilang sandali pa nga ng kanilang paglalakbay, "Dyan! Dyan, Igme, oh!" Salita ni Leopoldo na nakasakay sa kariton. Sabay turo nito sa isang pergola na halos patumba na. Napulupitan na ito ng maraming maliliit na baging na hindi mo na mababasa ang pangalang nakalagay dito. Ngunit sa isang posting konkreto na kinatatayuan ng pergola ay nakasulat doon ang salitang "Bangil." At para bang inukit yon sa pamamagitan lamang ng pagtiktik ng matigas na bagay o parang kinalmot-kalmot lang. Nung mabasa yon ni Igme, "Hey! Hey!" Linikunan niya ang kalabaw at pinasok na nga nila ang pergola o ang baryo. Nang mga ilang sandali pa sa mga minuto mula nung napasok nila ang baryo, tahimik. Tahimik ang baryong iyon. May mga iilang bahay na rin sila nung nadaraanan. Ngunit wala namang mga tao sa mga bakuran nito. Nagpatuloy lang naman ang dalawa sa pagbagtas ng daan. Pero maya-maya pa, may mga iilan ng mga tao ang paisa-isang lumalabas sa kalsada. "Uy! Kumusta kayo? Ako to!" Binabati pa ni Leopoldo noon ang mga tao na pumaparada sa gilid lang ng kalsada. Di naman noon umiimik si Igme dahil sa alam niyang kakaiba ang pangyayaring yun. Isa pa, nararamdaman ni Igme na hindi ordinaryong nilalang ang mga yun. Kasi wala naman. Wala namang gaanong bahay sa gilid ng kalsada na kanilang dinaraanan. Ngunit bakit ganun? Padami ng padami ang mga pumaparada sa kalsada na parabang nanggagaling na lang ang mga yun sa kung saan saan. Tapos ay karamihan dito ay mga lalaki at iilan din lang mga babae na pare-parehas ang damit na nakabistida ng kulay itim. At ang mga lalaki naman doon ay nakadamit lang ng parang pambukid na lumang-luma na kung titignan mo. At ang iba doon ay nakasumprero pa ng gawa sa silag na halos gutay-gutay na rin. At nakapaalang ang mga yun. Wala silang tsinelas
maski yung mga babae. At yung dumi ng alikabukman o lupa ay halos nakadikit na sa kanilang mga paa. Leopoldo, saan nang galing ang mga taong to? Bakit? Bakit parami sila ng parami sa gilid ng daan? Igme, mukhang nagbago na ang baryong to. Hindi ko rin alam. Na ganito na pala. Naka-inuporme na pala ang mga tao dito. Iisang estilo na ang kanilang pananamit. Tignan mo. Tignan mo. Uwi ka ni Leopoldo. Ho! Ho! Sadyang pinatigil ni Igme ang kalabaw. Dahil sa di niya makausap ng maayos si Leopoldo sa posisyon niya. At nakita niya rin sa bungad nila ang paramina ng paraming nilalang na halos magkakamukha na. Bumaba na noon si Igme sa kalabaw dahil mukhang nasa alanganin na silang sitwasyon. Mas mabuti na kung nakahanda siya kesa naman atakihin na lang sila bigla ng mga yun habang nasa likuran siya ng kalabaw. Ngunit sa pagbaba ni Igme, napasambit pa noon ang saglitan si Leopoldo ng Igme! Tignan mo! Saktong pagbaba ni Igme sa kalabaw, pagkadapo nito sa kalsada, ay napalingon siya sa kanilang likuran. Dahil sa sinabi ni Leopoldo, halos mabigla nun si Igme dahil yung mga taong dinaanan nila kanina na nakaitim, ay dumami na ng dumami, kagaya ng nakita niya sa kanilang bungad kanina. Ibig sabihin ay parang napapalibutan na sila. Pre, sigurado ka ba na ito ang baryong pinanggalingan mo? Bakit ganito ang... Napatigil si Igme sa pagsasalita dahil sa lahat ng tao na nasa gilid noon ng kalsada ay parang humaba ang pangangatawan. Kumbaga bigla na lang tumangkad ang mga yun. Tapos ay nanlabo na lang sa paningin ni Igme ang mukha ng mga yun. Nang ikurap ni Igme ang kanyang mga mata dahil sa panlalabo nito, bigla na lang iba na ang mukha ng mga yun. Igme, sigurado akong ito yung baryo namin. Pero iba na atang mga taong nakatira dito. Salita ni Leopoldo sa pagkagimbal dahil sa nakita niya, sapagkat naging parang kunehong itim ang pagmumuka ng mga ito. Tapos ay itim na itim din ang mga mata noon, nabilog na bilog. May mga balahibo yun sa leeg na para ring sa kuneho ang tekstura. Ganun. Pero di nagpatinag si Igme dahil sanay na siyang makakita ng mga kakaibang nilalang. Walang imik-imik pa. Bigla na lang humakbang ang mga nilalang na yun nang marahan papalapit kina Igme. Leopoldo, yung baril, bigay mo sa akin. Yung mahaba. Salita agad ni Igme. Kunin mo na rin yung isa pa para sa'yo. Dagdag pa nito. Ano? Basta gawin mo na. Bilisan mo! Nanginginig-nginig pa noon na linislis ni Leopoldo ang tulda sa karitona na siyang tumatakip sa kanilang mga armas. At nung naiabot na nito kay Igme ang isang armalite na dala nila at isa rin sa kanya. Kasa ni Igme ng barel. Kasa rin ni Leopoldo. Tapos ay biglang napatigil din naman ang mga nilalang sa marahan nilang paglalakad na parang gustong kuyugin nga sina Igme. Di ko alam kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito, pre. Pero oras na ipagpatuloy nilang paglalakad papalapit sa atin. Putukan mo na agad, bilin ni Igme. Oo, pre. Tugon naman ni Leopoldo. Nang ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang humakbang na naman ang mga nilalang na yun. Doon ay itinaas na ni Igme ang kanyang barel at inihandang putukan ang mga yun. Ganon din si Leopoldo. Konting-konti na lang at puputukan na ni Igme ang mga ito. Ngunit napatigil si Igme, pati si Leopoldo, dahil sa tunog na yun na parang nanggaling sa malayo. Napatigil din noon ang mga nilalang na para bang ang tunog na yun ay naging sinyal sa kanila. Nagtaka noon si Igme dahil pagkatapos ng tunog na yun
ay dali-dali nang umatras ang mga nilalang na mukhang kuneho. Tinitignan lang naman yun ni Igme at Leopoldo ng tahimik. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay napukaw na ang lahat ng mga ito.